Hi all turistas, nandito tayo ngayon sa Cavite at isa sa pinakamainit na pag-usapin ngayon ay yung pros and cons ng pagiging single. Kapag single ka ba, happy ka? Kapag may asawa ka ba, mas happy ka ba? Kasi di ba madalas pinag-uusapan ko minsan na parang kailan ka na? Kailan ka mag-aasawa? Kasi kuminsan o madalas kapag mga single, pinupush talaga ng ibang tao. So ngayon, makakasama ko dito sa live ay... Ayan. Okay, introduce yourself. Hi, my name is Mark Anthony Dominguez. Yes. Okay, and... Ano ba kong buo? And... Hi, I'm Riza, happily married. Okay, and... I'm Albert. I am single. Napapalibutan po ako ng mga singles. Okay, so ngayon ang topic natin ay tungkol sa pag-aasawa, no? So, yung iba, sinasabi nila na kapag single ka raw ay masaya. So, masaya ang ba talaga pagiging single? Oh, naman. Napakasaya. Solid. Okay. Bakit daw? Bakit? Siguro dahil meron kang freedom. Yeah. Lalo na kapag nagagawa mo lahat ng mga gusto mo. Mm-hmm. Gawin sa buhay mo. And naka-travel ka, wala kang iniisip na jowa o girlfriend ganyan. And then siguro ano, yung happiness din na sarili mo yung pera mo kapag ano. Then, syempre, kailangan mo rin mag-save for yourself, for your future, ganun. And if ever na may ibigay si Lord sa'yo someday, at least ready ka, di ba? So, ikaw naman, kapatid na Riza, so, anong feeling na may asawa ka na? Ano yung advantage una? Advantage? Siya yung nagtatrabaho. Okay. Ang advantage is, pag down ka, meron kagad someone, na alam mong tatakbuhan mo. Mm-mm. Pag bad trip ka, meron ka agad maaaway. Yung immediate immediate na companion. Mm-mm. Yun yung isa sa perks ng pagiging married. Yun, hati kayo sa lahat. Mm-mm. Literal. Mm-mm. Na hati kayo sa lahat, sa gastusin, like kung may trabaho rin si Mrs., no? Mm-hmm. Before, no, may trabaho ako, hati kami sa lahat. Tapos, sa trabahong bahay, may kahati ka din. Mm-hmm. Sa consumption sa mga anak mo, like, yeah. pag hindi ko na kaya, pag... Ilan anak mo din? Tatlo. Mm-hmm. Yan, meron akong tatlong anak. So, kapag... parang feeling ko kailangan na nila ng tatay figure. Pag sabihin mo yung anak mo, yung ganyan. Mm-hmm. So, kung hindi ako married, wala akong nasabihan ng ganon. Ako lang lahat magdadala. Yan. Ilan lang sa mga perks. So, ikaw naman, Edward, pag sinabi sa'yo na, ay, Edward, kailan ka mag-asawa, ano reaction mo? Sa akin, neutral lang ako dun kasi sa akin yung pagiging single, marami talaga siyang advantage para sa akin. Mm-hmm. Kasi, like? Matinding self-building yung mararanasan mo pag single ka. Tsaka, kumbaga wala ka na rin pros and cons doon kasi alam mo yung life na single tsaka yung magkakaroon ka ng partner. Mm-hmm. So, para sa akin, kailangan mong mabuild ng matindi yung single para magkaroon ka ng partner. Pag-isipang mabuild. Para maging ganun. Para maging compatible ka, ganun. Lalim nito. Ngayon ko lang natuklas. Ikaw naman kay Albert, ano yung concept mo tungkol sa pag-aasawa? Siguro maganda rin kasi pag may asawa kasi yung katulad nga sinabi rin may katuwang ka sa buhay, di ba? Mm-hmm. Wala pag may mga anak ka, siyempre yung alam nyo naman yung lalaki, di ba? Laging wala yan sa bahay. Kaya maganda rin yung meron kang katuwang sa buhay na nakakasama mo habang buhay sila, yung gano'n. Mm-hmm. Kasi napakasabi na minsan pag siyempre pag uuwi ka sa trabaho tapos andiyan yung asawa mo ay magtitinda ng kape, di ba? Galaga. Pero hindi naman katulong ng anak natin. katuwang. Kung gusto na give and take lang kayo kung sino yung napapagod. Mm-hmm. Siya naman yung kumbaga so siya naman yung alagaan mo, yung parang bigay mo kaya. Mm-hmm. So, yung iba kasi may nagtatanong rin, yung tanong nila ay, 'di ba, dapat daw mag-asawa ka dahil para may mag-aalaga kaya sa iyo balang araw. So ano naman comment doon na kasi 'di ba hindi naman na-notice natin sa society natin, hindi naman lahat ng mga nag-aasawa o nagkaanak ay inaalagaan naman talaga ng ibang tao balang araw o inaalagaan ng kanilang anak, 'di ba? So ano mo comment mo doon?
Siguro depende din sa pagpapalaki ng magulang. Ganun. Sa anak? Kung, sa anak, yan. Mm-hmm. Kung talagang binigay mo yung the best mo bilang isang magulang sa anak mo, syempre, automatically yung mga anak mo magiging katulad mo rin, mm-hmm, na meron din concern hindi lang sa mga anak nila kundi sa iyo bilang magulang na nagpalaki sa iyo. Mm-hmm. So mahalaga din talaga yung ano, yung disiplina sa pamilya, ganyan, kasi na-adapt din ng mga anak yon, mm-hmm, lalo na kapag naging magulang na rin sila. So ang tendency noon is alagaan din nila yung mga magulang nila. Mm-hmm. So kung paano sila inalagaan. Kasi sometimes kapag naging undisciplined, hindi maganda yung pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak, ganyan. Mm. O hindi natutukan ng maayos dahil nga sa, siguro, sometimes may mga broken family, ganyan. Mm. Hindi nagkakaintindihan, hindi pinapaliwanag ng mga magulang sa mga anak nila, mm, kung bakit nagiging ganun yung family nila. So yun, nagkakaroon siguro ng yung iba, tawag doon, yung mga anak nila na nawawala sa linya na gustong nilang gawin, ganun. Kasi walang inspirasyon sa magulang, ganun. Kaya dapat habang bata pa sila, turuan talaga sila ng tama na kung paano yung step na gagawin nila para pagtanda din nila, hindi nila makakalimutan yung ginawa ng magulang sa kanila. So ikaw naman, Edward, bilang anak, 'di ba? Ano pangarap mo sa yung mga magulang? Naku, ingat ang tanong siya. Nakahanda na siya sa tanong. Hindi, ako matatanong yun. Marami talaga akong pangarap. Oh, so hindi lang sa sarili ko, pati sa pamilya ko, syempre. Una-una, buhay. Gusto kong pagitan yung buhay namin na nakasanayan. Tapos, yung sa sarili ko, gusto ko rin talaga mabuild yung sarili ko. Kasi, ano yun eh, from the start, foundation muna. Tapos, bago ka makapagtayo ng bubong, ganun. Kasi yung foundation, pag binagyo, pag madaling matumba, kasama na rin yung buong bubong. Kumbaga, basically, yung pagiging dream build na tao, ito yung mag-nourish dun sa ano mo, sa prinsipyo mo sa buhay, kung mag-continue ko ba o hindi. Yun yung perception ko dun sa pangarap. And then dun naman sa parang sinasabi na yung aalagaan ka ng anak mo pag magulang ka, di ba, pagtanda. Tingin ko dun, dala lang yun ng dynasty culture ng Pilipino. Kasi ganoon naman talaga ang Pilipino. Gagawin lang. Pero para obligasyon ba talaga ng anak na alagaan ang magulang sa tingin mo? By blood, syempre oo. Pero kung pares kayo ng dream builder ng magulang mo at ikaw, magkakaintindihan kayo na hindi naman lahat ng bagay kailangan sukulian. Kumbaga, automatic na yun. Para sa akin, for me lang. Pero, yun, kanya-kanya nga tayo ng perception. Pero hindi ko inaalis yung alagaan sila. Kasi kaya kang parang may utang na loob, ganun? Yung utang na loob, perception yun ng mga nauna. Pero ngayon, pwedeng maging neutral yun na utang na loob, pwede rin matic, automatic na. Pusa lang, for the love. By love, ganun. Diba? Depende kung saan prinsipyo yung mas matimbang sa inyo. Uh-oh. Yung by dynasty ba o yung sarili mong love? Okay. So yun gaya, diba, sinasabi kasi ng Bible, diba, honor your parents and you will have a long life. Isa lang po yung sa mga promise sa Bible, ha, na when you honor your parents, you will have a long life. Pero hindi naman sinabi na alagaan o di kaya ikaw magsusustain o magpo-provide forever sa iyong mga magulang habang buhay sila. So ito naman, kapatid, ikaw naman bilang magulang, bilang ina, no, sa iyong mga anak. So ano naman dream mo sa iyong mga anak? Masyado pong mababaw compared sa pangarap ng karaniwang tao, yung pangarap ko mula nung naging Kristiyano ako, iba na yung naging dream ko sa mga anak ko. Kung yung iba, nagdi-dream sila na makapagtapos, na magumanda yung buhay, and all of those things. Ako po, very simple lang ang gusto ko sa mga anak ko. Makakilala sila sa Panginoon, lumalim yung pagkakilala nila sa Lord, at dumating sila sa point ng buhay nila na gusto nilang mag-serve kay Lord. Kasi, I know as a Christian na kapag yun yung nauna, everything will follow. Yun yung promise ni Lord, di ba? Sa Matthew 6:33.
na unahin mo ako, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and mm-hmm. all these things mm-hmm. shall be added unto you. And yun yung gusto kong i-instill mm-hmm. sa mga anak ko, because I know kapag nasa kapag tama yung pagkakilala nila sa Panginoon, kapag malalim mm-hmm. ang pananampalataya nila, never silang maliligaw. Yes, maaring pwedeng maghirap sila mm-hmm. pero never silang mapapariwara mm-hmm. at alam ko na pinangako rin ng Lord sa Biblia na wala pang anak ng Diyos ang namalimos. Mm-mm. Kaya, I know na kung magkakaroon sila ng malalim na pananampalataya sa Panginoon, never silang maghihirap. Kasi, never pa na nag-fail ang Lord sa pangako niya. Mm-mm. So, ako as a mom, fulfilled na ako. Sabi ko nga sa Lord, pwede na ako mamatay. Pag nakita ko yung mga anak ko dun sa point na, malalim na to, magsiserve to sa Lord hanggang mm-hmm. sa dulo ng buhay niya, pwede na ako mamatay, sir. Mm-hmm. Yun na yung ultimate dream ko talaga for mm-hmm. them. So, kung makatapos man sila, yumaman sila, bonus na lang yun. Mm-hmm. Bonus na lang yun for me. Mm-hmm. So, yun. Mm-mm. So, ikaw naman, Kuya, bilang anak, no? Parang, Kuya Albert, bilang anak, meron ka bang a portion sa buhay mo na parang sana nagawa to ng magulang ko sa akin? Siguro meron kasi iba kasi yung pagpapaalaga sa akin ng tatay ko dati, kasi hindi naman sila talagang born again. Iba kasi yung tatay ko nakakilala sa Panginoon, pero yung kaysa yung hindi nakakilala, iba yung aruga nila eh, di ba? Mm-hmm. Pakainin ka lang, ganun lang, mm-hmm. di ba? Ayun ang ano nila eh, basta kumain ka, mag-aral ka, ganun lang. Mm-hmm. Hindi ka nakakaano ng mga salita ng Panginoon, di ba? Mm-hmm. Pero mas maganda yung katulad niya, nakakilala ka sa Panginoon, pwede mong i-share sa mga anak mo para mm-hmm. pagka lumaki sila na mm-hmm. alam din nila yung ano, kasi kung ginagawa mo, katulad ako kasi twinling ko talaga, panata ko na magsimbe. Mm-hmm. Pero minsan yung anak ko, medyo ano eh, parang nahihirapan na umatigas mm-hmm. na. Parang ganun. Pero pinipilit ko pa rin sila na magsimba sila ng Linggo para, mm-hmm. kasi ayun lang naman iba yung tatakbuhan natin, wala namang mm-hmm. iba, diba? Si Jesus. Kaya maganda yung nga sinasabi ni Risa na kailangan makakilala talaga sila sa Panginoon. Yan. Yan yung gabay nila. Tama. So, yan no, sa mga kaka-tune in lang, kung kayo, itatanong ko kayo no, kung ano ba yung ano, yung mga sana nagawa ng magulang nyo sa inyo, comment below. Yung mga sana, or what if sana nagawa ito ng magulang nyo sa inyo na habang lumalaki kayo, na parang hindi nila nagawa. So please comment below. At kung ano naman yung nagawa ng magulang mo sa inyo na pinagpasalamat mo. Ikaw Mark, anong pinagpasalamat mo sa magulang mo na nagawa nila para sa'yo? Siguro yung ano, yung iluwal nila ako. Mm-hmm. Kasi alam ko, ano, masaya sila nung nilabas nila ako. Mm-mm. At siguro ano, dahil siguro pogi ako nung nilabas. Sabi ng mama ko. Ikaw talaga umiri. Kaya, at siguro ano, siguro so ko-comment yung nanay mo, hindi ako gabi. Saka masaya din naman ako na ano, sa kalalagayan ko ngayon. Mm-mm. Ikaw naman, Edward, ano yung ano mo, pinagpapasalamat mo sa Panginoon tungkol sa magulang mo? Ako, thank you ako kay Lord kasi nagkaroon ako ng magulang na hindi ako binibaby. Mm. Di, parang binil nila ako sa strong na lalaki. Mm. In, ano, emotional. Mm. Hindi man sa physical. Pero, lahat kasi ng naranasan ko sa buhay, kadalasan ako lang din yung gumagawa ng paraan. Mm. Hindi naman sa ano lang talaga eh. Yun lang talaga yung sa reality kasi. Ikaw lang talaga. Sarili mo lang din makakatulong sa'yo. Pero at least andyan din yung parents ko. Gumagabay. O, na tinutulungan nila ako. Hindi para alalayan, yung para maging mas matatagaw. Mm-hmm. Then, siyempre, plus bonus si Lord. Dahil nakakilala rin naman ako kay Lord. Mm-hmm. Siya na yung pinaka-last na ano,
na person last ko nang natatakbuhan. So nag-agree naman ang hayop na yun. So hindi ka nag-exit. Oh, ikaw naman ano kapatid, ano Lisa. Naman pina Lisa, Riza. So ano naman ba ano yung hindi mo makakalimutan na sinabi ng magulang mo para sa iyo. In a positive note. Si Mama. By the way, happy birthday, Ma! Shout out si Mama. Kay Jocelyn na Mukatkat. Birthday niya po ngayon. Happy birthday! Happy birthday, Mother Earth! si Mama, marami kasi yung ano, epic line sa amin. Mm-hmm. Like, kung hindi siguro yan nakakabit, baka nawala na yan. Mga ganon. Mm-hmm. Na naipapasa ko rin sa mga anak ko. Nakakabit kay God. Nakakabit kay kung God. Kung hindi nakakabit yung parte ng katawan mo na yan, baka nawala na yan. Ganyan. Okay. Okay. Kung hindi nakakabit yung kamay mo, ganyan. Yes. Litanya ni Mama. Mm-hmm. At ang hindi ko makakalimutan na sinabi niya sa akin is that mag-aral ka na mabuti. Mm-hmm. Mag-aral ka na mabuti para magbago ang buhay mo. Even si Mami, yung lola ko na mama ni Mama, mm-hmm. yun din, everyday. Siguro kaya gano'n na lang yung drive kong mag-aral. Mm-hmm. And by the way, after 24 years na nakatapos ako ng high school, finally this year, makakatapos na ako ng college. Mm-hmm. Yay! Congrats! Congrats! Okay. Congrats, October na po. Ikaw, yes! Graduation niya. Yan. Hello sa BSOA 42 sa PUPOU. Yan. So, yon. Dahil ganun na lang yung ano nila, pagpapahalaga nila sa pag-aaral. So, siguro kaya nila nila sabay na kahit natatlo na yung anak ko, gawa rin ko ka pa rin sa pag-aaral kung may chance. No, kaya... yon lagi parati nilang sinasabi, mag-aral ka ng mabuti. At magtapos ng mabuti. Wala kaming maipapamana sa iyo kundi tama. Yan lang. Kaya yun din yung pinapasa ko sa mga anak ko, mag-aral kayo mabuti every time. Araw-araw yun, every time na may issue, kaya kayo mag-aral kayo mabuti. Kaya kayo mag-aral kayo mabuti. So which is good naman. Good naman. But one thing na tunan ko nakakabit na nung naging Kristiyano na ako is that whatever you learned sa mundo na to is basura sa harap ng Lord kung wala kang maayos na relasyon sa kanya. Mm-hmm. At kung hindi mo kilala ang Diyos, kung wala kang Jesus sa puso mo, pero ang dami-dami mong alam, kawawa ka rin pagdating ng araw. And it is but essential that you know information, but you also know the truth. Mm-hmm. And the truth will set you free. Yes, and the truth is Jesus himself. Mm-hmm. At wala nang ibang katotohanan sa mundo bukod sa makilala mo yung Diyos at magkaroon ka ng relasyon sa kanya. Mm-hmm. Ayun. So, yun no, mga alturistas, isang isang mainit na topic na kayo po, ano po ba yung mga mahalagang nasabi o naipamana sa inyo ng inyong mga magulang para sa inyo? So please comment below. So ito naman si Kuya Albert. Kuya Albert, ano naman yung hindi mo makakalimutan na sinabi or character na gusto mo mamana sa iyong mga magulang? Siguro yung paghihirap niya sa amin, yung kasi noon yung nanay ko talagang hirap-hirap na naglalaba yan eh. Ayun yung ano eh. Kaya, ayun yung kasi yung tatay ko no, may sakit na. Kaya high school ako, naalala ko noon. Yung talagang hirap na yung nanay. Kaya naisip ko noon na sabi ko pag gumraduate ako ng high school, magtatrabaho na ako para matulungan ko yung magulang ko. Kaya yun ang inano ko. Salamat sa Panginoon dahil yung nanay ko kahit na yung tatay ko may sakit, siya talaga yung naglalaba. Yes, siya yung kasi ang hirap noon na panahon, di ba? Bali minsan nagbabagis na nga lang ako sa kanto para lang may pang-ulam, ganun. Ganun kahirap sa GMA kaya kaya yung nung gumraduate ako talaga ang nagsikap ako magtrabaho kaya. Yes. Yan, salamat sa Panginoon ako, dahil sa panakilala ko yung Panginoon. Yun. Kaya yun, salamat dahil
Ganun ang nangyari sa buhay ko. Mm-hmm. So, ako naman, ang hindi ko makakalimutan sa parents ko, sinabi ng tatay ko lagi na parang mas maganda pa na gumastos ako ng 100 kumpara sa lulukuhin mo lang ako ng piso. Mm-hmm. So, to build the integrity, mm-hmm, na parang sinasabi niya lagi na parang okay lang na gumastos ako para sa iyo, pero ni 5 duling or piso, wag mo ako lulukuhin. So it means na parang you have to preserve your integrity more than something else. So because it's one of the greatest na characters na dapat i-preserve mo talaga, which is your integrity and your honesty, di ba? So yun, kasi it builds rin yung tingin ng tao sa iyo kapag, di ba, kapag may kasabihan na parang when you're right, sometimes no one remembers, but when you're wrong, no one forgets. So yun, pero syempre kay God, di ba, masarap rin naman isipin na kahit na nagkasala tayo kuminsan, pumalpak tayo at bumagsak tayo, still ibinabangon pa rin tayo ni God. So kayo po dyan, comment below, ano po ba ang pinakamahalagang aral na natutunan nyo sa inyong mga magulang? Okay, so si group, final question natin, no? So ikaw, Brother Albert, ano yung mga mensahe mo sa mga magulang na nakikinig ngayon? Siguro, para sa akin, alagaan nila yung mga anak nila. Huwag nilang hayaan na lumayo sila sa kanila. Yung pag-aalaga na kasama ang Panginoon para pagdating ng araw, kasi pagtanda nila, sila naman ang tutulong sa iyo. Kasi pag yung anak mo na pinabayaan mo, siyempre, bayaan ka rin niya paglaki mo, kaya kawawa. Kaya kailangan, kung maliit pa lang, inaalagaan mo na sila na talagang pinapakita mo yung pagmamahal sa kanila. Nag-agree naman yung aso sa labas. Okay. So, ikaw naman, ikaw naman, kapatid, ano yung mapapayo mo sa mga anak naman na nakikinig ngayon bilang magulang? Sa mga anak na nakikinig ngayon, mga anak, Casey, JJ, Ziki, makinig kayo. para sa mga anak, unawain nyo kami. No. Malayong malayo yung agwat ng edad. So, yung hugot namin, mas madalas hindi nyo maiintindihan. But, ang isang bagay na hindi nyo dapat makalimutan, mahal na mahal namin kayo. Lalo na yung mga nanay. Buhay namin yung dinaya namin para lang mailuwal kayo sa mundo na to, at buhay rin namin every day yung ibinibigay namin to raise you kung paano ka man lumaki at this point in time. So yes, hindi kami perfect kaming mga magulang. And ang hiling ko lang sa mga anak is that unawain nyo kami. Unawain nyo kami because may mga pinagdadaanan. Yes, whatever we do, whatever we say, ang laging ugat nun, mahal lang namin kayo. Yes, nagagalit kami. Yes, may nasasabi kami hindi maganda. Pero sana makita nyo beyond words or beyond actions that lahat yon ang ugat lang nun, kasi mahal namin kayo Ayaw namin kayong mapahamak Kaya kami nagagalit, kaya kami nakakapagsalita ng kung ano-ano. No? So, yun lang. Unawain nyo kami. At hindi naman namin, hindi ako bilang nanay, hindi ko pwedeng hilingin na mahalin nyo ako to the end. Kasi minsan, kahit ako sa sarili ko, hindi ko rin nagugustuhan yung mga ginagawa at sinasabi ko . So, it is impossible for me to ask unconditional love from my children. But, yung unawa, yung unawain nyo lang. Never, ever think na hindi namin kayo mahal, wala kaming concern sa inyo, wala kaming pakialam, because that is a lie. Okay, so yun. So, take it from a mom. Okay, Edward, ikaw naman, sa ano message mo sa mga nakikinig na anak ngayon? Sa akin, for me lang din, tulad nga nung sinabi ni Sir Alt na love your parents, nakasulit niyo sa Bible, honor them para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa akin, sa personal experience ko, yun talaga yung ginagawa ko. Tulad din nung sinabi ng Teresa, unawa, yun din yung ginagawa ko. Pero tao rin naman ako. Minsan, pumapalya rin.
Pero yan yung lagi kong inaalala kasi yan yung salita na may katumbas na pangako. Mm. So, kung gusto mo mabuhay ng matagal, mahalin mo yung magulang mo. Tinakot eh, no? Gusto mo na mamatay, hindi mo masisya ng magulang. Okay, so... yun naman talaga, kasi isipin mo rin, lahat naman ang payo ng magulang, eh, para din sa mga kabuti sa'yo. Yes. Tulad din ang sinabi ni Teacher Risa, diba? Mahal lang namin kayo, huwag kayong ano. Totoo yun. Kaya minsan, feeling natin na parang kontrabida sa ganyan. Pero, pero once na may edad ka rin, maintindihan mo rin. Yan lang. Oh. Oh. Ikaw naman, Mark, sa mga kapatid, ano naman message mo sa mga magkakapatid? Sa mga magkakapatid, siguro ano, maging ano kayo, maging, ang tawag dito, maging wise din kayo, gano'n. Mm. Paano? Siguro, huwag ka magpautang. Huwag raw magpapauta. Siguro ano, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Mahalan kayo. Ganyan. Tapos, huwag niyong aalisin yung happy, yung joy sa isang pamilya. Laging, ano, lagi kayong magkaroon ng relationship sa isa't isa. Unang-una, isik lagi ang Lord sa lahat ng mga decision na ginagawa natin. Araw-araw kasi, syempre, may mga Hindi natin alam ang future, pero si God alam niya yung future natin. Mm-hmm. So kailangan maging hingi tayo ng magsik tayo ng wisdom, yan ng strength sa Lord, yan. At i-guide niya tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Yeah, so make a difference, sabi nga. Oh. Okay, so ayan, there you go mga alturistas, narinig natin ng iba't ibang mga kuro-kuro no, tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa magulang. So narinig natin doon na in summary, okay lang na maging single, okay lang na mag-asawa as long as you're happy and you're serving God, ika nga. Yes. At the same time, hindi naman basihan na kapag nag-asawa ka ay magkakaroon ka ng anak ay mag-aalaga ang anak mo balang araw sa'yo. No, di ba? No. Tama? Yes. Agree. So yun, at the same time, ano rin, yung parang wala rin namang saysay ang buhay natin. Either may asawa ka or single ka kung wala si God sa sentro ng ating buhay. Yes! Amen. Perfect! Amen. So yun, in line with that, let's pray. Panginoon, maraming salamat po Lord sa gabing ito. I pray, O God, Lord, sa mga nanay, sa tatay, tulungan mo sila na magpalaki, Lord God, kung paano magpalaki ng kanilang mga anak na may takot sa'yo, may pagmamahal sa'yo, at may pagkakilala sa'yo. Even sila rin, Panginoon, ay makakilala sa iyo. Dalangin rin namin, Lord, sa aming personal na buhay, ang mga parents namin, siblings namin, or kapatid, even, Lord, mga kapitbahay namin, na makakilala rin sila sa iyo, Panginoon, at makatagpo sila sa iyo, Panginoon. At dalangin rin namin, Lord, that we will love each other, Lord, mga siblings, Lord, kung ano man mga alitan namin, Panginoon, kung meron man, turuan mo kami, Lord, na magpatawad, at turuan mo kami magmahal, no matter what, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat, in Jesus' name. Amen. Alright, mga alturistas, maraming salamat sa ating mga panel of judges. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli nating topic, like, follow, and share. God bless. Hey!